ang panahon daw ng krisis ay naglalantad ng kalooban ng isang tao. Dahil sa krisis, naglalaban ang mga prinsipyong pumapanig sa paggawa ng tama at yung pressure na gawin naman ng mali. Kaya nga kung oobserbahan mo sa balita, may mga taong kapuri-puri ang kilos sa kabila ng krisis dahil lumalabas ang kabutihang loob nila sa panahon ng matinding pangangailangan. Nandiyan ang mga taong tumutulong sa kapwa kahit na hindi naman nila kilala o kahit sila mismo ay nakakaranas din ng matinding pangangailangan. Meron din tayong mga frontliners na samantalang ang karamihan sa atin ay namamahinga sa ating mga tahanan, sila yung mga nasa mahalagang tungkulin para labanan ang problemang kinakaharap. Hindi madali ang kanilang tungkulin dahil malaki at totoo ang panganib na kanilang sinusuong. Sa kabila ng mga kabutihan at kabayanihan ng iba, nababalitaan din natin na may mga nagsasamantala at nagiging pasaway sa kabila ng krisis. Sabi nga ng isang reporter, hindi na nga nakatulong, nakadagdag pa sa problema. Iisang krisis, magkaiba ang tugon. Merong lumalabas ang kabutihan at meron din namang lumalabas ang hindi mabuting isipan. At alam natin na ang kapasyahan na gawin ng tama sa gitna ng krisis ay hindi madali. Ang Biblia ay nagtuturo ng magandang aral tungkol dito. Ang sabi ng Bible, bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ang panahon ng matinding pangangailangan ay lumilikha ng pressure sa iba na makaisip at makagawa ng mga bagay na hindi tama. Minsan ang mga bagay na hindi gagawin sa normal na sitwasyon ay nagagawa dahil sa matinding problema o pangangailangan. Kapag dumarating ang ganitong sitwasyon, mahalagang tandaan ang ilang bagay. Una, mag-isip ng tama. Ang aksyon ng isang tao ay nagmumula sa kanyang isip. Hindi ito basta-basta lang nangyayari. At kapag hinayaan natin ang maling kaisipan na manatili sa atin, maaari itong magbunga ng maling gawa. Pangalawa, magtuon sa mabuti at totoo. Sa dami ng maling impormasyon o fake news na kumakalat sa social media, ay napakadaling matangay at mag-alala. Meron din namang tama nga ang impormasyon, pero humihimok naman ng maling reaksyon. Ang patuloy na pagtutuon sa mga bagay na negatibo ay hindi makakabuti at magbubunga din ng maling pagkilos. Pangatlo, mahalagang alalahanin na ang panahon ng krisis ay panahon din na piliin ang tama. Ang opportunity na gumawa ng mali ay opportunity din na gawin ang tama. Ito ang opportunity para tanggihan ang mali. Hindi dahil mali ang ginagawa at iniisip at pananaw na nakapaligid sa atin ay magpapadala na lamang tayo sa kanila. Sa panahong ito, mas kailangan natin ng inspirasyon sa pamamagitan ng buhay ng mga taong nag-iisip at gumagawa ng tama. Sumunod tayo sa Diyos sa gitna ng krisis. Hindi ka lamang malalagay sa mabuti, kundi magiging inspirasyon ka pa para sa iba. Asa ka pa!